What's up? I'm Bitclips TV for tailoring pattern cutting tutorial. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na rin ang bell icon para updated ka kung may mga bago tayong upload na video. Ang gagawin lang natin ay panoorin ang video at pakinggan ang bawat sasabihin ko ay nakabase lang ito sa galaw ng video para mas madali natin naintindihan. So, nahinintay mo, samahan mo na ako. Tatabasin natin ngayon ay ang jacket ng PNP. So, ilatag lang natin yung tela at mayroon na tayong pattern. Ang pattern natin ay may tutorial din tayo dyan kung paano natin ito ginawa. So, pwede nyong panoorin yan. So, ayan, ilatag natin yung ating pattern. Ang una natin ikakat dito ay front. Kailangan makuha natin yung front ng to inihab mula sa dulo ng pattern sa harap. So, mamaya yan. So yan yung front nya, yung neck, yan yung armhole, side, guhitan natin yung dolo, at guhitan din natin yung para sa marking ng kanilang name tag. Ayan naman yung bulsa, yung pa-slide, at yan naman yung pocket natin sa harap. Lagyan natin ala 1 to 2 inches sa laylayan, 1 up 1 half sa side, armhole 1 half, shoulder 1 half, at dito naman sa may harap mula sa ating guhit ay sukat tayo ng 2 1/2 diretso hanggang baba, 2 1/2, yan ay magiging placket nya. Ngayon gupitin natin diretso, so bali natanggal natin yung dulo ng tela, then recut na natin paikot. One up, one up, allowance tayo. At lupitin natin yung sa neckline. Fold natin bago natin lupitin. So, yan na yung front natin. Sunod naman natin ikakat dito ay ang ating mangga. Yung side na yan ng mangga. Yan naman ang ating i-recut. Long sleeve po ito, long sleeve. Finish pattern pa rin tayo dito. So maglalagay pa rin tayo ng allowance. Allowance ng dulo naman guys ay 1 1/2 at 1 half 1 half na po lahat. Yan, 1 half allowance sa dulo, 1 1/2, shoulder 1 half, sa armhole 1 na po yan. Din yun naman ang ating kukunin yan. Ayan naman yung ang atin ay pang hidden placket po yan. So naka-fold siya, guhit lang tayo ng 2 in 1 port. Pag naka-fold, yan ang pang hidden placket naman yan. Sunod natin i-recut dito ay ang ating kabuuan na ng manggas. So, ayan yung guhit na yan. Panoorin lang kung paano natin kinuha. So, yung kukunin naman natin ito. Hindi na natin kukunin yung kinuha natin kanina. So yung kaputol yung kanina, ito naman yung kabuuan niya. So yan. Dintandaan natin sa dulo ng pattern, pati sa taas din, ibabalik ka rin natin yung pattern. Yan, tapos papantay ulit natin yung tanda natin dun sa guhit. Ayan na yung kanyang kabuuhan.
Naginang alawan sa laylayan, 1.5 pa rin. And then 1.5 na dyan, 1.5 pati kabila, 1.5 pati sa may armhole, 1.5 na po rin yan. Bago natin i-recut. So ayan na yung kanyang mangga sleeve. So ilagay natin yung kaninang kinat natin yung katra. So cutting kasi yan dyan. Ayan. Yan yung kabuuan ng ating mangga. Dinisunod naman natin na yung kanyang part ng back. So buwang tila, naka-fold lang siya. Back naman ang kukunin natin dyan. So ipapantay natin yung fold dyan sa guhit na yan. Yung dulo yan. Diyan natin makikita kung anong purpose na ibig sabihin ka na yung center line natin, yung guhit natin sa bandang may gitna. So ipapaliwanag ko yan dyan bakit may guhit tayo dyan. So kunin natin yung neckline. So yan yung neckline natin ng back. So yan yung guhit na yan. Guhit ka dyan tas 1 inch. Guhit ka lang din sa baba. Kunin yung haba tas guhitan mo lang may guhit. May labas ka uli ng 1 inch. Then itulak mo yung pattern, ipantay mo yung guhit doon sa 1 inch na dinagdag natin. So yan kasi pang titil naman yan ng back. May titil kasi tayo sa back, parang pintak. Yan, kunin na natin yung armhole, shoulder, then laylayan. Yan naman dyan ay guhit tanda ng ating tabs. May tabs tayo sa waistline. May velcro din yan. So those ang ano natin sa laylayan, alawan, those 2 inches, then 1.5 na side, 1.5, 2 inches laylayan, side, 1.5, neckline, 3.8 hanggang 1.5 ang ating alawan. So yan na po yung ating back parts. Yan yung back parts natin. So napakasimple lang itabas. Madali lang siyang tabasin kapag mayroon siyang pattern. So ito naman ay tatabasin natin yung ating piecing sa bulsa ito. Yung bulsa ng jacket natin. Kung baga sa pang pocket bag na ito. Pero thin fabric pa rin siya. Yung guhit natin dyan sa may waistline baba. Yan yung susundan natin. Din naman sa side, pantay mo. At pantay mo rin sa laylayan, pwede mo na diretso i-recut yung laylayan. Yan. Din dito sa taas, magdagdag ka ng allowance, 1.5. Yan, huwag mo isagad sa guhit. At then, pwede mo na isabay sa guhit yan, sagad. Hindi ka na mag-allowance yan. Dito naman, mag-allowance ka na ng 1.5. So yan yung magiging sakit ng bulsa natin sa jacket. At sunod naman, kunin natin na yung collar niya. Yung collar niya ay 14 na yung sa measurement. Dahil maliit lang to na babae. Babae may ari nito maliit lang. Yung pattern natin na yung kabuuan yung pattern natin ay pang 17 na size. So papasok lang tayo ng 1.5 para sa 14 size niya. May mga tanda naman yun yan. So ayan, pasok tayo ng 1.5 para sa size ng 14 na collar niya. Buitan lang, finish pattern din niya ng ating pattern ng collar. So maglalagay din tayo ng allowance. Tag mo ng allowance ng 3.38 o depende na sa'yo, pwede mo i-1.5. So ayan, ang ating collar.